Ito lang po, kuya? Oo, ito lang. Kasi ito may laman, may okay. Ano sa ito. What is up, guys? Welcome back sa aking channel. Very excited sa gagawin natin today. Pero bago natin simulan ng lahat, para sa mga bago pa lang, please subscribe to my channel, hit that bell button, and like this video para maging updated kayo sa guitar-related vlogs from this channel. Ayun pa. So this is from the local guitar company called Clifton Guitars. Ang pinaka-interesting about this guitar is it's very minimalistic. Walang rosette, no abalone inlays, walang intricate bindings, walang ang pickguard eh. The reason, si Mr. Adrian Tan, CEO ng Clifton Guitars, while visiting guitar shops in several countries, napansin niya na manufacturers would spend tons of money para sa mga bindings, inlays, rosettes, at sa mga not so necessary stuff sa isang instrument, resulting sa mas mahal na gitara. Yes, it adds to the value, but doesn't make it sound better. Kaya naisip ng Clifton Guitars, kung di naman siya necessary para makapag-produce ng mas magandang tunog, bakit hindi na lang tanggalin yung mga yon to reduce the manufacturing cost? At mas mag-focus sa guitar specifications na significant to produce a high-grade sounding guitar. Pero sa abot kayang halaga. Genius, right? Hence the slogan, no frills, just tone. It took one look and forever day out in front of me. One smile, then I died, only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out. Goes to show just how much I know about the way life plays out. So this specific guitar is from the A series of guitars produced kung saan applicable ang hashtag no frills just tone. This is the A1 Grand Orchestra model, huge fan ng ganitong shape, 41 inches. It comes with a solid Sitka spruce top. Now, ilan sa mga major benefits ng solid top guitar compared to the less expensive laminated ones? With solid top, mas maganda yung sound na kaya niyong i-produce and the sound gets better over time. So kapag tumitingin kayo ng guitar specifications online, tapos nakita nyo doon na solid top siya, huge plus yon. Kasi mas maganda talaga yung quality niya and sound po produce niya compared sa laminated guitars. Comment down below kung gusto nyo ng mas deeper discussion about that matter. Gawa natin yun ng sariling video. It also comes with a laminated sapili back and sides, rosewood fingerboard and bridge, die-cast tuners, at isa sa pinaka-nagustuhan ko, bone nut and saddle. Ang maganda kapag bone yung nut at saka saddle, mas maayos na nakakapag-resonate yung sound sa buong gitara. Kaya mas nakakapag-produce siya ng mas magandang tunog. Thank you.
the sound na kaya niyang i-produce, considering the price, I was blown away. Ang ganda ng sustain. Sakto lang yung brightness ng sound, lalo na siguro pag na-install na yung elixir to eh. So now, let's talk about the pickup system. Ito talaga yung panapos ng laban eh. Meron siyang piezo pickup system, and it comes with a very fancy gooseneck mic. Ngayon, yung mga normal na pickup system, piezo lang yung meron sila. Yun yung type of pickup system kung saan installed dito yung pickup sa ilalim ng saddle. And yun yung nagpipick up ng sound para ma-produce dun sa amplifier. But the thing with piezo is, hindi siya ganun kagaling mag-produce ng percussive sound sa isang gitara. That's when the gooseneck mic comes into the picture. It is the ideal pickup system para sa mga gumagamit ng percussive technique. Percussive technique yung mga gumaganyan-ganyan sa gitara. Ganun-ganun. Isang halimbawa niyan si Andy McKee and yung mga ibang sikat na percussive guitar players sa YouTube. Buti na lang, sa Clifton A series, meron siya both. Sobrang natutuwa ako sa gooseneck mic na to kasi pwede mo siyang ilagay kung saan mo siya gustong ilagay. Parang talagang nakokontrol mo kung saan mo siya ipipwesto eh. Ayan o. Ayan o. Yo, ayan. Lalagay mo siya sa likod. Kapag halimbawa nakasaksak na siya sa amplifier, sa interface. Tapos, sa kapag nakaganito siya, mas magiging obvious yung percussive sound. Tapos kung di naman kayo percussive guitar player, yan, dito nyo lang siya ilagay. Then, sa parang pinaka-interface niya dito, meron siyang built-in tuner, notch, phase, mid, treble, bass, lahat ng yun for just 7,200 pesos para sa may pickup and 5,950 pesos para naman sa walang pickup. Marami rin silang available na shapes na fit sa need nyo bilang isang player. Sobrang mura para sa specs and sound quality na kaya niyang i-produce. Ilalagay ko yung link sa baba kung saan kayo pwedeng umorder. Ilalagay ko rin yung Facebook page ng Clifton Guitars. Pwede kayo mag-inquire doon, pwede kayo magtanong, sobrang responsive nila. At ngayon, testingin natin yung pickup. Now, if you're gonna ask me, is it worth it? Absolutely. Sobra pa nga eh. Para sa mga around 6 to 7,000 pesos na gitara in the market, bihira lang ako maka-encounter ng ganitong quality guitar. Sa grabing tuwa ko nga dito, parang gusto kong bumili ng travel size nila eh. Yung mini dreadnought, yung kahit yung GS mini nila. Kasi sobrang sulit niya talaga sa price. Ang mura niya lang, pero grabing ganda. And that should do it for today's video. Please subscribe sa mga bago pa lang. Thank you very much sa grabing suporta.
comment lang sa mga gustong magpa-shoutout. Abangan nyo ang covers, tutorials, and guitar vlogs na i-upload ko in the future. But for the meantime, panoorin nyo muna ang guitar vlogs na ito na I'm pretty sure makakatulong sa inyo. See you sa next video.